Hylos, meron kang guardian angel at meron kang bodyguard. If you are Oheb, you'd have a really good game. That is what is supposed to be expected from you coming in from Blacklist. Pero ang sagot ng kabila ay talagang pumuso sila hanggang sa maabot ng Ling at ng Lunox yung scaling na kinakailangan nila para manalo. This is now an opportunity for them to shine. Casters, oras na para ipakita natin ang game number 2. Welcome to Mobile Legends! Tumpik-tumpik pa! Simulan na natin ang ating game number 2. Again, Blacklist International laban sa Smart Omega. Ate Mo Chantel and Brigida pa rin para dito sa ating laban. And Brigida, naglabas na naman ng mga kakaiba ang ating mga players at mga teams. So, unti-unti na nating nasasagot ang ating teorya na ito na ang gustong dalhing code ng Blacklist International papasok dito sa playoffs natin, na kahit pa sabihin natin ramdam mo from Smart Omega na gusto rin nilang sabayan ng sorpresa, ay parang mas nakabibigla, no, yung commitment ng Blacklist dito sa so-called or style ng ube na dinadala nila ngayon. Oh, tsaka kung mapansin natin na naka basic common emblem, dalawang heroes from Blacklist International, and a lot of respect dito sa Choni Chakno. 1, 2, 3. Oo, kasi revitalize yung isa. Baka malito na naman tayo. Tatlo yung naka-purify. And kung ikaw dito si Chakno, parang kailangan muna merong kahit isa na ma-force dito from anyone yung kanilang purify para talagang ma-penetrate yung players dito ng Blacklist. So medyo magiging mahirap somehow para dito sa Omega kung paano ipu-pull off yung sabihin na natin one SIPA play that they can do. And at least ngayon ay mas may reliable sila na pang-backline, which is nga si Andori on this league. Pero speaking of, si Ryota, makakatakas ba rito? Off-cam kill muna rin kay Haji, pero sakto! Trade din agad para sa Blacklist International taking down Ryota dito sa top lane. Oh, grabe yung trade din ng mga players natin, pero top lane, nakahabulin agad. Si Lord JM biglang dumating, yung mga players dito na Omega. Lord JM is gonna be down sa kamay dito ni Antorio. Sa sobrang ma-action ng early game natin dito, ay hindi kayata pwede mag-recall kung saan-saan. Magtago daw. Kailangan doon ka talaga sa pinaka-safe na pwesto ng mapa. Kasi if not, parang may biglang dadating nga from the other players or nung ibang team. Kasi map awareness na talaga to. Lahat ng mga pwede mong i-grab na opportunity ay gagrab mo na talaga. Tapos may bottom lane natin, may sariling laban din si Jom tsaka si Oheb. Ramdam ko yung mecha legs dito ni Oheb. At hindi pa siya sinasamahan sa lagay na yan. Pero nakita natin ang kanyang dominance dito sa laning na meron sa early na Blacklist International kontra sa Omega. And dito tayo magtutuon ng pansin sa paparating na Turtle. Kasi binanggit na ng Infinix Game tambayan natin dito. Grabe naman, ang dami mong bantay. Pero sa ngayon, hindi si Oheb ang binabantayan. Sina MP The King ang todo binibigyan ng espasyo para wala nang makalapit at sa kanila mapupunta ang kauna-unahang Turtle. Oh, malinis at wala nga nakasilip dito from the side of... Wow! Okay! So nakita natin dito si Oheb na naka-solo kill laban kay Antorio from the Filipino sniper to the Filipino footballer. Ay. Up! Teka lang, makaka-football nga ba siya papalayo rito kasi inabutan siya ng Way of the Dragon, pero Crimson Beacon sabay lahat na ng mga miyembro ng Blacklist International ay ready sumagip sa kanilang kakampi at parang ganun lang bumalik pa ang buhay ni Oheb at hindi pa siya uuwi. Oh, alam mo kasi dito yung hero ni Perks, nakikita mo parang ano din. Parang si Nurse Jenny sa Pokemon, hinihil lang din niya si Oheb nung time na yun. So after mo mag-training, parang nare-recover agad yung mecha legs. Dito ni Oheb, and yung sinabi kanina ng mga kasama natin from Infinix Game Tambayan na may movement speed ka, yep. Yung longevity mo sa teamfight ay nandoon, makakapag-rotate agad on other areas of the lane. Yes. At dahil sa kill na yun, by the way, ni Oheb, ay lamang na siya in terms of gold. At saka gusto ko yung nakikita natin dito na rotation mula kay Haji and Perks, na parang hindi mo sila sobrang napaghihiwalay kasi para nami-minimize dito yung threat na makahanap si Andorio ng mag-isa lang na nag-clear sa wave, which is si Haji. At kapag ka nagro-rotate sila ng sabay sa bottom lane, na ma-maximize dito yung potential talaga ni Oheb na lalong mag-dominate kontra sa kanyang katapat. And even si Chakno nga, ay dahil ganun yung nagiging setup, ay hindi rin naman sobrang makahanap ng mga ganoon ka-efficient na setups. And speaking of, mukhang si Haji pa nga yung nauuna rito at gustong mag-set up. Kaya naman babalat din ba si Chakno rito kasi medyo nasasaktan siya doon sa passive na meron dito si MP The King. At makatakas naman siya with the real world manipulation, pero nandito si Andorio at hindi pa siya makakakuha ng trade kasi nababalik lang yung buhay ng mga members ng Black
Please! Oo, talagang holy healing ang sagot dito ng side ng Blacklist International. Kaya 1K goldy na sila para yung sa ating game. And even yung Tempest of Blades nga dito ni Andoro ay nasalag lang gamit nung Purify. So hindi na makapag-penetrate talaga dito ang Omega. So makikita natin that for Blacklist International, sinisimula nila itong Turtle. Probably ay hindi na rin talaga magko-contest ang Omega dahil nakikita natin si Andoro nandun sa may top lane. So it will take things na parang sabihin na natin ay gugustuhin ng Omega na wag muna mag-teamfight as much as possible. Kayo yata yung kailangan nila munang gawin, lalo sa ganitong sitwasyon na hindi naman natin nakikita na so, parang hindi pa naman ganoon kalaki yung nakikita nating agwat, pero ramdam mo na rin eh sa kung papaano nirorotate ng Blacklist International yung early game na sobrang nakokontrol na nila yung magiging takbo at hindi pa nga kasama ng sobra si Lord JM sa mga nakikita natin so far. Pero parang nagiging enough na dito yung Lantern Flare, yung Light of Retribution para lang i-scout yung main burst ng Smart Omega. So hindi natin nakikita pa yung sorpresa na mayroon na pwedeng dalhin yung lineup nila dito. Surprise Wave the Dragon, surprise not even Ruby DD, o di kaya Chaos Assault. At ito na nga, hindi nga dinadaan sa surprise talaga ng Blacklist International kasi napagkikitaan si Andorio pero mukhang makakatakas. Not unless na Paretri at Tempest of Blades para lang makaalis. Oo, dahil dyan, by the way, ay pwedeng agawin ng Blacklist International kasi nakapag-retribution eh. At makikita natin even perks, ginamit niya yung ultimate niya para lang talagang matignan kung merong tao doon sa may dot bush. Pero more on the safer side pa rin ang Blacklist International. Hindi na ipo-force na punta doon sa purple buff ni Andorio. So more on disiplina pa rin yung makikita natin. Tsaka ang dami na rin nilang nagamit na resources kanina na parang finul commit nila sanang makuha si Andorio. No? So fortunately na lang for Smart Omega ay hindi pa naman nahuhuli ng ganoon-ganoon lang ng Blacklist International si Andorio. And nahanap niya yung way around na makakuha ng paunti-unti namang mga trades across the map kung nasa na opposite ang Blacklist International. Pero katulad na lamang yan, nagmamatapang na talaga ngayon ang mga nangunguna, ang mga nasa fronta ng Blacklist International at ganoon-ganoon lang din yung damage na nababato na nila kay Ryota. Oh, masakit yung damage dito ni Oheb. Kitang-kita na natin. At spicy. Spicy chicken. Okay. Ang lunch yata dito ni Lord JM. So Turtle again para dito sa ating dalawang kupunan. We have players from Omega na nakasilip. Ipo-force kaya nila to na pumasok. Okay, si Chakto na dito at dadaan sa mga players ng Blacklist. Ay! At Dory makakakuha ng Turtle. At tingin ko, yun ang spicy! Spicy chicken! Pero may nais na hiwalay. At ngayon tinatanggap niya yung mga paru-paro. Balibag lang talaga. Perks and Haji talaga nakaharang pero medyo napalilibutan yata ang Blacklist International. Magandang lapat din ng reward manipulation at sorpresa mula kay Big J. Kaya naman tatlo ang mabibigyan ng Smart Omega at nasa ilalim din sila ng Tore kaya mag-iingat na lang muna. At biglang sinorpresa nga ng Omega yung mga players dito ng Blacklist after nung diretso mga players nila dito sa may medalin. At nandito lang for the defense is gonna be Lord JM. Parang pipilitan na yata ito nila Andorio kasi kailangan talaga nilang palitin yung mapa ng Blacklist habang sa may top lane parang meron din sinuzone na isa ding player dito. Wow. Yung Omega. So dalawang Tore yung nakuha nila tas tatlong players yung napatay na Omega. Bigla na namang bumaligtad ang Land of Dawn. Kung nakikita nyo lang yung mga action dito ni Ate Moshanter ay pumapaikot-ikot na siya sa upuan pero sobrang props talaga doon sa naging play ng Smart Omega particularly mula kay Andorio na bukod sa minanage yung mga traits na pwede nilang kukunin paunti-unti in the early game, may level gap na nag-exist pero na panalo pa din niya yung retry steal doon sa objective. So nagtuloy-tuloy na doon ang bahuy ng Smart Omega. Oh, tsaka ang ginawa nila kanina, specifically ni Chakno, sinipa na niya papalayo si Haji. Parang wala na siyang mabitbit. Kanina pa kasi bumibitbit si Hachi ng mga kakampi niya. Sinipa na lang niya papalayo, parang wala na pang zone against them. Probably yung na-decipher ng side ng Omega as part of their strategy para matalo nila yung Blacklist pagdating sa team fight. But at the items ay halos pantay na rin dito sa gold si Joma at saka si Joma and si Oheb. Okay, sa bottom lane parang may nagpapadya yata na team fight or disiplina pa rin ang paiiralin ng ating mga teams. At sabi mo lang nun, may Holy Crystal na rin agad si Big J. So kanina yung nakita nating magandang pagko-coordinate nila, real world sabay, parang mala Ruby DD na play, no? Oo. Yun yata yung mga pwede mong gawin kontra sa Blacklist International at this point na susobrahan mo yung gulat na hindi na sila makakapag-react basta-basta. And even yung burst damage naman ay karespe-respeto na kung ikaw ang Smart Omega. Pero Atoy Or, grabe ang kanyang pag-zone na ginagawa mag-isa using the glue at mukhang sapat na ngayon para makuha ng kanyang mga kasama yung objective na simulan nila dito. Pero kapalit si Ryota na merong masasabunutang isa pero dahil doon siya na nga'y nahiwalay at mukhang siya yung katanggap-tanggap na kapalit na lang yan.
yata. Oh, parang binitime niya rin ng moment na yun para medyo mapatagal yung mga players ng Blacklist. Pero pipilitin ang Blacklist na sirain yung Torre dito sa may middle lane. Pero sa Blades agad ang isasagot at biglang nawala si Merckx. Sa moment na yun, and even Joe palitan agad ang nangyari dito sa ating dalawang teams. Masakit-sakit na yung verse din dito, pero naikasa pa naman last minute yung healing. At hindi naman nabigyan yung ibang members ng Blacklist International, pero sila ngayon ang maaatasan na dumepensa. Pero dahil nga magsasama-sama na sila, mas likely na siguro nating makita na ingatan rin ng Smart Omega yung mga engages na gagawin nila. Kasi still, meron namang Glorious Pathway, merong Light of Retribution. Oo, kung hindi man pantakas, ano yan eh, pang-slow din yan, inasin, pag napagsabay mo ng maigi kontra sa Smart Omega. Yung Wing of the World, pagka nag-bounce-bounce na yung bola dito ni Oheb, ay medyo mawawalan yung defense ng side ng Omega. Yep. Pero para nakikita natin for Omega, talagang ma-ilove sila sa teamfight. Yes. That's one. Tapos, dahil hindi sila nagtitimfight, napo-force nila na makuha yung mga outer turrets ng side ng Blacklist. And every time na pupunta yung Blacklist dun sa mga lanes na yun, wala na sila. Nakaalis na sila. Kanya-kanya palang disiplina ang pinapairal, yes, ng mga teams natin dito so far. And 10 minutes na tayo into this game. Pero 12 kills pa lang ang nagaganap para sa... Hindi ko alam kung ito ba complete opposite nung nakita natin kanina. Okay, no, parang ano sila ngayon eh. Medyo kalmado na sila. Yung una kasi parang talagang pinakawala na lang na nagalit na silang lahat. Oh, build up ba to? Tensions na ano, paunti-unti. Dito pa lang ilalabas yung, ano, yung pinaka-plot. Mamaya pa yung climax. Pasabog ang gustong mangyari dito ng mga teams natin. And we also have to remember, by the way, na even for this two teams, ay sanay din sila sa late game. Ay, yes. Di ba last time, anong naglaban din sila, parang 50%, 60% yung difference. But for Omega, mataas yung win rate nila sa kanilang kinatagang Omega timers nga. Actually, anong mga nakagawian nating makita from this these two teams talaga, yung capability nila na kahit paano ilaban kapag na-extend na ng sobra. So, ngayon na parang papunta na tayo dun sa punto na hindi naman malabo. Sa exciting part, medyo mapapatagal yung laban. Inaabangan ko na, no, kung ano yung mga magiging movements dito ng magkabila ang kupunan. Kasi for Blacklist International, medyo given naman na gusto talaga nila magsama-sama. Ngayon pa lang nga, nakikita naman natin yung ganoong klase ng approach nila. Pero for Smart Omega, na nakakapag-scale na rin si Andoryu kapag nakahanap siya ng isa. Pwedeng ma-force agad doon na makuha yung or any spell or skill ay pwedeng magamit na agad or ma-force dito nga ni Andoryu. By the way, nung nakita natin yung item niya, parang meron na siyang Berserker's Fury. Not sure kung na-build na niya yung kanyang Blade of Despair, pero makikita natin na nandun yung mga criticals, pumipitik na. Ito na rin, nakikita natin na pumipitik na rin yung Lord at sinisimula na ating mga players sakto sa may likod. Ay, sa may latag ng napakagandang RWM, pero si Jomi at ang kauna-una ang mabibigyan at si Oheb ay buhay pa rin. So, nababato niya lang yung kanyang mga bola, pero mukhang eto na nga yung parusang pinakahihintay ng Smart Omega. Kaso MP the King, hanggang saan siya madadala nito Winter Transition Play? Kanya namang maikakasa. Andun pa si Beta, bumabato ng mga pitik-pitik para unti-unti pa rin tamaan si Ryota, pero dun na yata magtatapos ang team fight natin. Oh, parang sabi nila, alis na lang muna tayo, parang delikado yata kasi yung spam din ng skills ay mas marami para dito kay MP the King. And may kita natin na pupuesto na rin sila dito sa may Lord dahil nga pala yung spell vamp, lifesteal by the way, ay napakataas. Ako, nakita si Okir, wala siyang pwedeng ilatag na swimming pool para dito sa ating laban. Kaya Okir ay nakapatay, biglang kinitlataan ni JM. Ni Lord JM. Kasi naglo-Lord eh. Hindi, pero JM naman talaga siya. Oo, muntikan din mapatay si Lord JM ng Lord, pero dumating si Merckx para sa heal. Nalilito na tayo kasi nga dalawang magkamukha. Yun eh, si Hylos ka kasi Sanctuary Lord. Pero ang pinaka nagmamatter doon ay parang nakita na naman natin in action how reliable etong si Lord JM. Kapag kinakailangan na, sabi niya, hindi, sige, i-Lord mo lang yan. Ako nang bahala dito. Isa akong magtutupas. Oo, tupas din para makatakas yung kanilang kalaban. So, 10 na ating score, by the way. Yung items na to, parang ready na to eh. Parang ready na to, pang pwede na to eh. Na talaga eh. Oo nga eh. Kita natin ang middle lane ay sira na rin for Smart Omega. So, napantay na rin halos kasi meron pang Lord dito. yung Blacklist na may top. No, si Andoryu nandun na naman sa may... Okay, Kala natin sisira na naman ang Torre. Hindi mo, hindi na nga kinilir talaga ni Lord JM. Ano na lang siya, pasulong na lang siya dito eh. Tamang hanap kay Andoryu. At nararamdaman ko na talaga dito kung kaano natin kagusto yung action. Yung mga bugbuga na pwedeng mangyayari para dito sa ating laban. Ay. Pero speaking of action, ito na tikbalang laban sa Luwili.
Vlad na assassin, pero hindi naman yun magtutuloy. Mahirap talagang pagtagpuin ng lupa at ere. Sabi nga nila sa isang kataga, ayun na naman. Okay, hinahanap, iniilawan ni Haji. Nasaan na ba dito si Amdorio? Oh, kaya si Ryan Torres sa middle lane. So, inaano lang, kinakapitalize ng side ng Blacklist International yung mga pwede nila makuha laban dito sa Omega. Pero nang pinaka-flow yung minion wave nila sa may bottom lane. Yep. So, probably yun yung next nilang na-try na napuntahan. So, 1.2K goal lead para dito sa Blacklist. At ang ganda nung ginagawa nilang pagbaliktad against Omega. Pero kaya din kasi gawin ng Omega na parang bigla nilang binabaliktad yung laban. Grabe nila yung ating mga hand gestures dito. Pero tayo'y pumapatak na rin sa 15 minuto. Oh. So, kung ikaw talagang smart Omega, gusto mo lang naman tong patagalin pa ng kaunti at hindi naman binibigo ni Amdorio ang kanyang mga kasama dito sa mga pag-iwas ng sabay-sabay na waves, kumbaga, para sa side ng Blacklist International. Meron at meron silang mga kinakailangang isipin pagdating doon sa ganitong mga pagmamanage. And nandito naman na tayo sa puntong ito na parang pwede tong i-capitalize ng Smart Omega kasi malakas naman talaga yung global presence na meron sila, given na meron silang isang link. Pero for Blacklist kasi, expect mo nga na kailangan may pagsasama-sama kayo na gagawin. Oo, tsaka ganyan yung nangyari, ganyan yung playstyle nila. Para si Haji literal na meron siya lantern, iniilawan niya na okay, clear. Pwede dumaan na dito, walang kalaban. Just in case na meron man biglang dumating, ay naka-ready din si Lord JM for the Glorious Pathway. Okay, nasa may medalay na. Okay. Nasa may medalay na at nagkakitaan. 20 seconds before the next Lord. Probably yun yung maging last team fight natin or depende kung madedepensahan kung sino man ang hindi makakakuha ng Lord. Yes, ano na tayo pa 18 minutes na tayo rito eh. Pero if anything for Smart Omega, parang dahil sa sobrang daming ways ng Blacklist International talagang mag-check, mag-scout, hindi na siya pwedeng isa-isa lang na magiging play kung ikaw yung Smart Omega. Parang yung nakita nating naging successful one time, yung naging sabay-sabay talaga sila doon sa paglatag ng real world, panggulat with the Chaos Assault, tapos maging Way of the Dragon, mapo-force out mo yung ilang mga spells and yung mga important and yung mga resources dito ng Blacklist kapag sobrang magulo na ang mga kaganapan dito. Speaking of resource, walang purple buff si Amdorio. So, yun din yung reason kaya hindi din binibitawan ni Atoy R na yung Lord. Kasi kailangan ma-reset, kailangan na mas maganda sana na meron mo ng purple buff. Pero medyo tricky siya. Yeah. Kasi what if, kung biglang pumunta yung Blacklist, i-force nila dito si Amdorio na gamitin yung retribution niya. So, tingnan natin na kalahati na lang yung buhay ng Lord. Okay? Probably ay mare-reset na naman to, pero parang kinakapitan din nila MP, the King, and even Perks. Merong magigigil anytime. Ginamit na yung Glorious Pathway. Nakuwala ng immortality para kay Jack Bamba at wala pang napo-force out na battle spells para sa Blacklist International. Pero ayun na nga yung panggugulat na gagawin dito ni Joe. Magpapasok na rin si Amdorio with the Tempest of Blades. Si Ohem pa nga ang kauna-una ang mapapatumba. And with the four blades ay si Lord JM pa nga yung isinunod niya. At ngayon ay natanggalan ng dalawang miyembro. Magkabila ang kupunan. Is magka-out na ba sila? Inilalaban pa kasi yata. Wala ng Tempest of Blades at na-pop na yung immortality. At Amdorio wala na buhay doon. Pero inilalaban pa rin nga kay Perks. Nandito ang kapitan. Nandito si Haji, the KDA machine. Nagbibigay na ilaw para sa Blacklist. Kaya naman, wala yung jungler dito. Nasa ng Omega at itutuloy pa rin niya. Itutuloy pa rin niya na palayuin si Okir. San ka daw pupunta? Hindi niya tatantanan dito at umabot na nga rin si Perks. At siya pa ang makaka-last hit dito. Habang tamang depensa lang mula rito kay Atoy R. At naiangat nila ng sobra na bawasan na yung base. Pero maski maging yung Lord na kuha ng Blacklist. Okay, so ang dami nakuhang objectives dito ng Blacklist at kamutikan pa nga yung base. Kaya pala ibang mga players hindi na nakapag-contest laban kay MP the King nung kinukuha niya yung Lord. So control-wise in terms of a teamfight, parang ang isa yata sa pinaka nagiging, or hindi isa eh, parang siya yata yung pinaka nagiging masakit sa ulo ng Omega is yung lantern flare ni Haji. Yes, and kanina ay kita naman natin yung pagka-focus ng Smart Omega dun sa targets na gusto nilang i-take down. Ginulat na talaga nila yung flicker ay kinumit naman nila dun sa mga nasa backlines and naging successful sila kung yun lang kasi natanggal naman si Ohib. Pero ang nakaligtaan na naman nating pansinin ay nabubuhay pa rin sa kabila ng lahat si MP the King at siya ang crucial din naman pagdating na sa mga ganitong klase ng objectives. Oh, speaking of objective, kukuha na rin may middle lane, may setup yata na gagawin dito ng side ng Blacklist International. Mapapaangat at mabubuhat si Chatno. Naku, hindi na yata sila makakahanap ng setup dito. Tamang latag lang ng real world manipulation para makontrol yung kaguluhang nangyayari dito sa top lane. Pero hindi na to papansinin na Blacklist International, nakapag-pull down na naman!